So yun, good morning po mga katrops. Yan. Umaga na naman. Kami po ay gagawa na naman sa bahay at maglalagay po ng wiring. So yan po mga katrops, meron po akong isang kaibigan dito na pakisuportahan na lang po. Yan. Eagle One TV, yan, shoutout po. Sana po matulungan din natin. Salamat po. Ayun po mga katrops, dito na po tayo sa bahay. At ayun po si gagawa natin ng ano? Mag-aabang ng mga tubo ng kuryente. So, golets na tayo sa taas mga katrops. Ayun mga katrops, ito na, dito na kami sa taas. At binubutasan na rin ni Kuya Jeff yung mga ilalagay niya ng PVC. Talagang sinasentro niya mga katrops yung ilaw natin sa may gitna. So bali dito po maglalagay po siya ng limang junction box. So, lima po ilalagay niya dyan kasi po merong magkakaroon po ng pin light. Ayan po yung sala. Ayan po mga katrops, yan. Hali dito po kasi may pin light. Tingnan na lang. Bili na lang kuryente. Tapos po dito mayroon pa pong isang ilaw yan dito sa baba nito. Tapos sa puron. Dito po. Nakakaroon din po dito ng ano, ilaw. So yun nga po palang tatanong sa akin, kung saan yung kwarto, saan yung CR, saan yung kusina. So ito po, bali ito po yung lugar na to, atras ako po. Yan, yung lugar po na yan, isang kwarto po yan, buo. Ayun po, itong kwarto na to merong sariling CR dito. Dito po ilalagay yung CR. Yung pong lababo natin nasa baba. Yung pong baba niyan, sala, lababo. Yun po yung nakalagay. Tapos meron po sa baba niyan isang CR din, dito naman po ilalagay. Ayun sa labas sa baba po na 'yan. O bali dito po sa taas ito, ito rin pong iniistilahan na 'to. Kwarto rin po 'yan, bali dalawa magiging kwarto. Ito nga po, sa to tapos ito. Ito yung tambayan ng tropa. Siguro. Kaya yung pinaka-terrace. Nalagyan na po ng abang ng para sa linya. Ganda lang po kabilis. Ayun na. Ayun na po yung mga linya niya. Mamaya po lilinisin natin para nakita niya ng maganda yung kali niya. Oh. Marumi lang po sa taas eh. Ayan na. Bali dito po sa isa na to, apat na junction box kasi po mayroong pin light. Yan, tapos dito po nagpababa para sa mga switches. Ito naman pong nandito, kaya po nito, abang po ito para sa labas. Para po dito kasi po magkakaroon ng isang CR dyan, tapos baka pag sinuwerte magkaroon dito ng labahan. Ayan. Mabali pupunta rin po ako sa bukid ngayon at ihahatid ko po yung grasero dun sa mga tropa. Naiwan po kasi nila kanina, nakakalimutan, nakaligtaan. So ayan po, maraming salamat po. Yan mga katrops, bahay na nga po tayo. Mabali, nagpabili pa po tayo ng isang plywood saka dalawang kahoy para po sa forma sa mga poste.
So yun, nakapunta po muna tayo sa bahay para makagawa. Time check po tayo, 1:52 ng hapon. Yan. So, punta muna tayo rito para pumailak natin yung mga kahoy na dapat ipaglalak na. At baka po bukas, eh, makapagbakal na po. Bali, yun po lang kapatid ko. Sama ko. Gawa na po sa kita. Po silang pasok ngayon Linggo. Dito po siya gumagawa po Linggo. Oh, ayan na. Ayan oh. Shout out. Yan oh, shout out kay Soren Maglaki. Yan. So yun mga katrops, papako muna natin yung mga 2x3 niya tapos tatalian natin ng alambre. Yan, habang naglalagay po ng 2x3 doon sa kabila.
So yun mga katrops, nakapako na, tatalino natin ng alambre. Yan, para doble. Ayan mga katrops, dito naman tayo sa kabila magpapako ng akong tres. Ayan na po mga katrops, nakalagay na po yung 2x2. Yan, bali ipapako ko na lang po yan. So yun mga katrops, tapos na natin lagyan ng 2x2 yung ating lalatagan ng plywood. So yun, tagan na po natin ang plywood. Ayan mga katrops, nakalagay na ang ating pinolik na sa terrace yan. So kukunin ko lang po yung bakal dun kay paring Max sa bahay nila para mailatag na natin dito. So yan mga katrops, nandito na kami sa bahay ni paring Mac, at bakal niya rito daw 35 pieces yan. Hakotin na po natin yan. Pre, nakot ko na yung bakal. Sinabi ko na rin po sa kanya yan kanina. So yan po mga katrops, naikarga na po natin yung bakal. Dito po. Kali 35 pieces po siya. So goro na tayo. Ayan mga katrops, nandito na ating bakal. Iangat lang po namin doon sa taas. Ayan, abot din na sa kanya. San pwesto? San kasang kuya abot? Diyan. Sige. So ayan mga katrops, oras na rin. May merienda. Maging merienda na tayo. Ayan. Dali, nandun pa sila sa taas. Bibili tayo ng balot. Ito yung nagbabalot. Dong, baba na kayo dyan! Pagmerienda muna! So yan. Yan yung bali. Bayaw ko po yung ano, bayaw ko po yung nagbabalot. Yan po yung dating kung natatanda nyo sa mga unang video ko. So yan mga katrops, magbe-bend na po tayo ng bakal para po maipanik sa taas. So yan na. Para po makapagsalpak na ron sa taas. Gusto ah. Sige. This does it right here. Kasi po yung klase ng bakal natin, D12 po sa kadigis. Ayan mga katrops ha, nag-aangat na po tayo ng bakal. Bali may mga sukat din po kasi sa taas yan, mamaya po pakikita ko sa inyo. Tapos nakasulit po yan sa mga bisa. Itawa mo to. Ay. Ano. Yeah, tama angat yung bakal dyan. Masayad sa ano, plywood. Sa mga PVC. Sa mga PVC tumatindi, tumatama. So yun mga katrops, ito yung bakal natin. Bali, mag-aapat na sa pin po yan. Meron po kung pag-anong pa yan. Tapos isa pang pa-diretso, isa pang pag-ganin nila. So yun mga katrops, bali, yung sa taas po natin, nalagyan na po lahat ng bakal dyan. Puro pag-ganin lang. Ngayon, ito naman pong sinasampa natin ngayon. Para naman doon sa kabila. Yun oh, magandang hapon po sa inyong lahat mga katrops. Yan, dito po tayo sa taas at lalagay na nga po tayo ng bakal. So yan na po yung pong sa installation natin. Ayan na, nakalagay na po. Ayan, oh.
So, ito po yan. Ganyan po style niyan. Bali, dahil apat na sa pin po yan. Yan po kung makikita nyo. Yan. Magkakaroon pa po na isang buckle dito yan na papatong po ganun. Tapos meron pa po dito sa ibabaw yan. Isa pa. Ayan o. May bisita kami. Yan. Tapos, syempre, walang iba kong bisita. Uy! Special guest o. Oh. Ayan o. Hello po. So yun po muli, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ingat po kayo palagi.